morning na naman po sa ating lahat, mga kapamilya. Yan, excited na po akong i-share yung message ni Lord sa atin. Before anything else, pray lang po tayo sandali. Lord, maraming salamat po. Alam ko pong alam ninyo, Lord, na lahat po kami, katulad kahapon, sabi nyo nga, i-endure namin yung hardship. Ay, totoo, may hardship. At ngayon, Lord, mas i-explain nyo po sa amin yung hardship na yan. Kung ano po ba talaga yung hardship na pwede naming harapin. Lord, tulungan nyo po kaming maintindihan ang salita ninyo. At malinawan po kaming lahat. Buksan nyo po ang puso namin at ang isip namin, Lord. At nawa po, maging kasagutan po ang mensaheng na to sa kahit sino naguguluhan bakit sila humaharap sa hardship. In Jesus' name, amen. Ayan, ang title po kasi natin, When Things Go Wrong. Ayan, hindi naman po parati na maganda ang nangyayari sa atin, di ba? Yan po yung mga hardships na mga hinaharap natin. At ang verse po natin is taken from Romans chapter 5 verse 3. Sabi niya, and not only so, but we glory in tribulation also, knowing that tribulation works patience. Baga, ito po ay nagtuturo sa atin ng isang character na pagiging mapasensya. Oh man! Kaya po dapat, ano, habaan nyo po ang PC nyo, no? Kasi po yung mga hinaharap natin na mga ganyan, maharing hinahasa tayo ni Lord, o di kaya nire-refine niya tayo para wag po tayong atat. Lalo na po sa mga panahon natin ngayon, atat na atat po ang mga tao. Gusto na instant lahat. Kaya, maaring ang lahat ng hardship o mga hinaharap nating hardship ay para ma-refine tayo to be patient. And speaking of patient, alam niyo po ba na ang Bible reading natin is taken from Job chapter 5 verse 1 to 7? Pagbabasahin po natin to, ito po yung mga moment na, alam nyo yun, nawalan na yung kamelyon niya, nasunog yung mga, yung herd niya, yung mga sheep, namatay ang kanyang mga anak, tapos iniwan pa siya ng kanyang asawa, lahat na, para bang isa-isang iglap, hindi po yung unti-unti eh. Kumbaga, one time, big time, wala ka ng negosyo, wala ka ng anak. Tapos, nung di pa naglaon, nagkasakit pa siya. At pigsa, naku po, isang pigsa nga lang po, eh, ang sakit-sakit na. E paano yun, tad-tad po siya ng pigsa sa kanyang katawan. Kaya hindi ko po maisip yung sakit na tagang umiiling siya sa sakit. At pagkatapos, eto pa po, kung kailan naman nagkaroon ka ng mga ganyan, eh kung ano-ano pa ang mga pinag-iisip ng mga tao sa kanya. At pinakamasakit, yung kanyang mga kaibigan. Ito nga po yung sinabi sa kanya ni Eliphaz. Call if you will, but who will answer you? Chapter 5, verse 1 to 7. To which of the holy ones will you turn? Yan. Resentment kills a fool, and envy slays the simple. I myself have seen fool taking root. Biro mo, nakita daw niya yan. Talagang purbado na nila. Siguradong-sigurado sila. But suddenly, his house was cursed. His children are far from safety, crushed in court without a defender. Oh, kawawang-kawawa, laman lang magtanggol. The hungry consume his harvest, taking it even from among the thorns. And the thirsty pant after his wealth. Oh, kumbaga, said na said. For hardship does not spring from the soil, nor does trouble sprout from the ground. Sabi niya, parang totoong-totoo, parang Diyos nagsasalita. Yet man is born to trouble, as surely as sparks fly upward. Kumbaga, parang, baka nagyayabang ka. Baka, lahat na lang baka, sinasabi. At sigurado sila na, kumbaga, kaya ka nagkaganyan, meron ka mga, baka may kasalanan ka, baka may ginagawa ka. Subukan nyo na po ba yun? Yung, kumbaga, punong-puno ka na ng problema, tapos, sasabihan ka pa ng ganun na ibang tao.
Yan po naranasan ni Job. Naranasan niya yun. At alam niyo po ba yun yung sobra. Sobra na yung hirap niya. Pero ganun pa yung narinig. Pero ano po ba talaga when things go wrong? Yan. Ito po ay ishinare ni Sir Jerry Yoder. Sabi niya, diba, lahat tayo, alam naman natin yung adversary sa buhay natin. At hindi tayo natutuwa doon. Sino po bang natutuwa pag may pinagdadaanan? We regard it an enemy as old as Job, who lamented. Sabi pa nga ni Job po sa Job 14:1, diba? Pinanganak ng mga nanay ang isang tao pagkatapos ilang araw lang may problema na. There is however positive side to trouble. Next, yun po yung maganda pagka may hardship po tayong hinaharap, ano? Yun yung pinakamaganda, yung oy, teka lang. Ano ba ang ginagawa ni Lord dito? Ano po yung gusto niyang gawin ko? Yan, be positive. It was ito example daw po si Thomas Edison, yung nag-ano po ng light bulb, sabi niya, siya daw po, nung nakita niya, nasunog yung buong ano niya, laboratory niya. Tapos, sabi niya nang ganun, imbis na malugmok siya, very positive si Thomas Edison, si Sir Thomas, sabi niya, wonderful! Sabi niya nang ganun. All our mistakes have been burned up, and we can start over again. Naks, ang galing naman nun. Sabi niya, even in nature, life depends on resistance. O yung isda, pag yung current, hindi siya, diba yung current, pag paganyan yung tubig, paganyan ang talon ng isda. Sabi niya, at meron pa pong kwento dito. Alam niyo po yung butterfly? Kwento daw po yun. Yung butterfly na nasa cocoon, pagka po yun ay lumalabas o nagpupumiglas na para lumabas dun sa kukon niya, ay wag na wag daw po natin pakikialamanan. Hayaan natin siyang mahirapan. Alam niyo po kung bakit? Meron pong kwento dito na sinabi si Sir Jerry Yoder na yung purpose ni Lord. Tignan niyo, kahit sa butterfly, may purpose si Lord. Kala natin nahihirapan, gusto natin mga pampered yung mga ano, no? Pero hindi. Alam mo, gusto natin, tulungan na natin. Islicing mo na o tanggalin mo na yung kukon. Wag daw. Alam niyo po kung bakit. May purpose po yun para yung wings ng butterfly ay maging malakas. Kaya nga po may ginawa ang Diyos sa lahat ng mga nilalang niya na hinahayaan niya kahit mahirap, dahil may purpose siya. Tingnan niyo po yung butterfly. Alam niyo po yung kwento dito? Naawa yung tao, tinanggal niya. Pagkabis yung butterfly, hindi malakas ang pakpak. Hindi makalipad ng mabuti. Para rin siguro tayo. Kapag wala po tayong training, wala tayong hardship na hinaharap, pag hindi tayo dumaan sa ganun, sa mga pagsubok, ay nako, lampa po tayo. Lulupay-pay po tayo. Yung faith natin, wewendang-wendang. Pero pag natapos po natin, sabi niya nga, after you have endured, sigurado po yan that you will have your reward. Sabi nga po naalala ko po yung nabasa namin sa Bible. Ito po yung, nung nabasa ko, sabi niya, tanda ko po ito, sinabi ko po ito sa isang tao na sobra ang pinagdadaanan niya na pagsubok. Sa Psalm 34 verse 19, sabi po doon sa Bible many are the afflictions of the righteous. Biruin mo, hindi po sinabi some are the afflictions of the righteous. Talaga sinabi many. Kasi soldier po tayo ni Lord Many are the afflictions of the righteous. But sabi niya, the Lord will deliver him out of them all. Kaya ibig sabihin po, ano man po yan na mga pagsubok o hardship o testing or trials na hinaharap natin,
magkapit lang po tayo sa Panginoon. Dahil pag anak niya po tayo, sabi niya, the Lord will deliver him from them all. Ramdam na ramdam po po yan. Sa sunod na pagsubok na, oh, the Lord will deliver us from them all. Ang ganda po na encouragement yun sa atin, no? Alalahanin niyo po na para po tayo mga paru-paro. At pag natapos po ang pagsubok na yon at nakalabas na tayo, surely na magiging malakas na malakas po yung pananampalataya natin sa Panginoon. At alam niyo po yun, pagpak ng napakaganda ng at napakalakas na pakpak ng butterfly na yun ang ganda-ganda at mag-glorify natin ang Panginoon. Parang ganun din po tayo. Pag natapos po tayo dun sa pagsubok na yun, kapamilya, you will be a witness to others. At mamamangha ibang tao sa'yo. Natapos niya yun? Ang galing naman! Kasi may Diyos siya. Di syempre, bonggang-bongga si Lord. Di po ba? Kaya po, kapag may pinagdadaanan po tayo na pagsubok sa buhay, alalahanin po natin na anak tayo ng Diyos. Talagang inaalaw yun ni Lord dahil all things work for the good of those who are called according to the purpose of the Lord. Tama ba yung sinabi ko? All things work for the good for those who love the Lord and are called to His purpose. May purpose po yan, kapamilya. Kaya, mahirap man, may mabuting mangyayari. Masakit man, meron kagalingan na ibibigay ang Panginoon. Mahirap man, pag natapos mo yun, sobrang saya din. Kaya po, kung nandyan ka pa lang po sa umpisa o nasa gitna, diretso lang kapamilya, tandaan po natin ang pangako ng Panginoon. Many are the afflictions of the righteous. O pero dapat maging righteous tayo. Ibig sabihin, nag-o-obey tayo kay Lord. Eh pag hindi, sige ka. Pabagsak po tayo doon. Kaya nga sabi, dapat we are following the Lord. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers them from them all. Sana po na-encourage po tayo. Kayo, mga kapamilya, na hindi naman po ibibigay ito ng Panginoon kung hindi niya alam na hindi, na kung alam niya na hindi niya kailangan. Alam niya po na habang dumadali yung pagdating niya, mas dumadami po yung afflictions na haharapin natin. Kaya po mga pamilya, kapit po tayo sa Panginoon at tandaan po natin, He will deliver us from them all. May we glorify the Lord today, matapos ang araw na to, na mapapangiti natin ang Panginoon. Okay po ba yun? So, mamaya po, meron pa po tayong 8 o'clock habit. At saka po, good morning po sa lahat ng nakikinig. Nawa po ang Espiritu ng Panginoon ay mapa sa inyo at mapa sa ating lahat to guide us and protect us. Wala po susuko, kapamilya. I love you. Magpe-pray pa pala. Sige po, pray na po tayo. Lord, pinanghawakan po namin ang pangako na ito. Kaya nga po, Lord, araw-araw po na humingi po kami sa inyo ng guidance, araw-araw humingi kami sa inyo ng protection, that we may follow your will, Father God. At saka, Lord, sabi nyo nga, si Jesus Christ yung righteousness namin. We believe that He died for us on the cross, Lord. Pati po kasalanan namin, kinuha niya lahat. Kaya po, Lord, nawa, nakikita nyo yun. At kung ano man po yung inalaw nyo sa aming buhay, Panginoon, naniniwala kami na kayo po ang ama namin na may isang salita, You will deliver us from them all. Love you, Lord. Help us to be your good soldier until you come. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Good morning po.